iiwasan ko nang sa'yo'y magalit at hindi na kita parurusahan uli. Mabuguro ang mga bundok at mga burol. Ngunit ang pag-ibig ko'y hindi maglalaho at mananatili ang kapayapaang aking pangako. Iyan ang sinabi ng Diyos na Panginoon na nagmamahal sa iyo. Sinabi ng Panginoon, O Jerusalem, nagburusang lungsod na walang umaliw sa kapighatian. Muling itatayo ang mga pundasyon mo. Ang gagamitin ko ay mamahaling bato. Gagamitin rubis sa mga tore mo. Batong maningning ang iyong pintuan at ang mga pader ay mahiyas na makinang. Ako ang magtuturo sa iyong mga anak. Sila'y magiging mayapa at buhay ay uunlad. Patatalon ko ng karunungan at katuwiran. Magiging malayo sa mananakot at sa takot. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magpasalamat tayo sa banal niya.
Ama naming makapangyarihan, sa ikadarakila ng iyong alam, paramihin mo ang mga naiinabang sa iyong pagpapalang, ibigay sa mga ninuno namin sa pagsampalataya sa iyong katapatan. Ngayon ang iyong paghirang ay sanlibutan na ang saklaw. Ang matibay na pinanaligan ng mga ninuno naming banal ay matantunawa namin magkaroon ng malaking katuparan. Sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Tigin mo ang Espiritu ng pagungkot mo upang sa pagbabago ng aming buong pagkatao kami wakas na makapaglingkod sa iyo sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Upo ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na nabinyagan kay Kristo Jesus ay nabinyagan sa kanyang kamatayan? Sa makatwir, tayo'y namatay at malibing na kasama niya sa pamamagitan ng binyag upang kung paano binuhay
Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama. Tayo naman mabuhay sa isang bagong pamumuhay. Sapagkat kung nakaisa tayo ni Kristo sa isang kamatayan tulad ng kanyang kamatayan, tiyak na makakaisa niya tayo sa isang muling pagkabuhay tulad ng kanyang pagkabuhay. Alam natin na ang dati nating pagkatao ay ipinangon kasama niya upang mamatay ang makasalanang katawan at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Ngunit tayo naniniwala, mabubuhay tayo kasama ni Kristo kung namatay tayo kasama niya. Alam natin si Kristo na muling pinuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan. Nang siya'y mamatay, namatay siya ng minsanan para sa kasalanan at ang buhay niya ngayon para sa Diyos. Kaya dapat ninyong ibilang ang inyong sarili na patay na sa kasalanan, datapwat, buhay naman para sa Diyos sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo po ang lahat. Oh.
Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagkaraan ng araw ng pamamagitan si Maria Magdalena, si Maria ang ina ni Santiago, at si Salome ay bumili ng pamuko upang ipahid sa bangkay ni Jesus. At ang linggo ng umaga, pagsikat ng araw sila ay nagpunta sa libingan. Nag-usap-usap sila habang daan. Sino kaya ang ating mapag-iusapang magpagulong ng batong nakatakim sa pintuan ng libingan? Napakalaki ng batong iyon. Kaya gayon ang sabi nila. Ngunit nang tanawin nila ang libingan, nakita nilang naigulong ng bato. Pagpasok nila sa libingan, nakita nilang nakaupo sa gawing kanan ang isang binatang naramdam ng mahabang at maling damit. At sila'y natakot. Huwag kayong matakot, sabi na lalaki. Hinahanap ninyo sa Jesus na taga-Nazaret na ipinako sa krus. Wala na siya rito. Siya'y muling nabuhay. Tingnan ninyo ang pinaglagyan sa kanya. Kaya umayon kayo at sabihin ninyo sa mga lagad, lalo na kay Pedro, na mauna siya sa inyo sa Galilea. Makikita ninyo siya roon, gaya ng sinabi niya sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesu Kristo. Si Kristo'y muling nabuhay. Aleluya! Aleluya! Si Kristo'y muling nabuhay. Aleluya! Aleluya! Ito po ang ating isinisigaw ngayon. Simula po ngayon ng gabing ito hanggang sa Pentecost. Si Kristo'y muling nabuhay. Aleluya! Aleluya! Ito yung bahagi ng kaganapan ng ating pananampalataya. Dito rin po bahagi na kung saan, sabi nga po, ito yung huling araw ng ating tinatawag na Easter Triduum. No? Mga mahabang pagdiriwang. Ang Huwebes Santo, ang Biyernes Santo, at ang bihilya sa muling pagkabuhay ngayong Sabado de Gloria. Kaya bahagi mo na kung saan ipakita po natin mula pa noong unang pagbasa. Sinimulan namin sa aklat ng Genesis yung mga panyaya ng Diyos kay Abraham, kay Moises, at sa mga propeta na higit sa lahat ay sa pamamagitan ni propeta Isaias. Ano po yung bagong timang na ibinigyan sa atin ng kaganapan sa kalimang pagbasa natin na kung saan ay mula sa aklat, mula sa sulat ni San Pablo. Makita po natin ano na ngayon pong linggo ng pagkabuhay ay makita na si Kristo muling nabuhay. Sabi nga ay para pa sa mga alagad ni Jesus, maliwanag pa kagad yung turo ni Jesus. Well, sabi nga po natin, hindi ganun kadali. No? Alam naman po natin kung isan, kahit na umayong panahon na ito,
May mga tao hindi rin naiintindihan ang turo ng ating pananampalataya. Hindi lang tayo bilang mga Katoliko, kundi tayo lahat ng mga Kristiyano. Kasi lahat tayo ay mga nagsasabing Kristiyano. Well, yung pagiging Katoliko ay isa naman sa bahagi ng pagiging Kristiyano. Maraming Kristiyano na sinasabi nila na sila ay Kristiyano. Ang mga Anglicans, Lutherans, ang mga kung tawagin na po natin ay Pentecostals, dati magsasabing Kristiyano, tayo ay Katolikong Kristiyano. Eh makita po natin ay maging bali o kahit na hindi na natin pakialaman yung ibang Kristiyano, tayo na lamang ng mga Katoliko. Eh naman sabi niya, maaari hindi rin namin ang iba. Ang iba hindi rin naiintindihan yung ating pananampalataya. Kaya, kung isa makita mo naman, itong mga halimbawa na lamang po, halimbawa na lamang po na hindi kagad naiintindihan yung turo ng ating pananampalataya, ang turo ng ating Panginoong Jesucristo na ipinakita ng muling na buhay. Katulad halimbawa naman rin, yung mga drug addicts, hindi tao yan. Kaya pwedeng patay na yan. Pero mo, medyo bahagi ng pagkilos mo na ganun ang kanilang kaisipan. Gawa lang mga ikaw ay drug addicts. Huwag natin kalimutan. Pero sabi na natin, unawain din natin kasi kahit na yung mga alagad, hindi kagad nila naiintindihan ang turo na Yesus. Ang turo na Yesus. Lalo, it is not through violence that we can solve the problems. Naalala mo nila yung sabi ni Bishop David, ang obispo ng Caloocan, kasi yan po ay Bible scholar. Anong sabi niya? Hindi rin naiintindihan nila ang mga alagad. Bakit? Ay, yung mga alagad ni Jesus ay handa. Kasi ang akala nila kay Jesus ay alun, siya ay isang Mesias na alun. Nasa pamagitan ng itinuturing na ay itatayo yung kaharian ni David sa pamagitan ng lakas, sa pamagitan ng sandaka. Kaya nga, isa sa mga maliwanag na tandaanin, sabi niya, si Biblical Scholar, sabi niya, ay ang mga alagad ni Jesus ay handang mamatay. At handang pumatay. Yun ang kanilang kaisipan. Kasi itong hari ng mga Hudyo. Na kung saan yung makita po natin, hindi kagad nila naiintindihan na alam na si Jesus ay pumasok sa Jerusalem sa pamagitan ng pagkamit ng isang asno. Hindi sa pamagitan ng isang pangdigmaan na kabayo. So, bahagi yun na makita po na siya sa ating hindi natin naiintindihan si Jesus ay pumasok sa pamagitan ng asno. E kalimitan ng pumasok sa Jerusalem, parang niyang pagpasok ng sa Jerusalem ay rin. Ang simbol ay rin. Horse. Kasi ang horse ay rin. Simbolo ng hayop ng pandigmaan. E bahagi yun na kung saan ay siguro po ay maging mahunawain tayo sapagkat hindi naman gano'ng kadalik na intindihin yung mensahe na ipinamamanig ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi kahit na po yung mga alagad ay na-misunderstood sa Jesus. Pero ang ating panalangin niya rin, ang panalangin natin ay katulad na binigyan pansin ngayon. Medyo kung tawagin na po natin ay kung sasabihin ng mga millennials, very creative, very dramatic.
kasi madilim. Kasi ano yung sinisimbolo binibigyan? Liwanag. Sana makita natin ang liwanag. Lalong-lalo na ngayon, maraming fake news. Nung panahon ni Cristo, marami rin fake news. Marami rin napaniwala ang mga alagad na hindi yun ang nais na ipaiwanag ni Jesus. I can, may kuro po ako magbigay ng tatlong pwedeng mabigyan namin ng pansin na Jesus was misunderstood by His disciples. Ano ito? Una, ni Pedro. Noong sinabi ni Pedro na ang anak ng tao ay kinakailangan magbaba ng hirap, mamatay, at muling mabuhay. Anong sabi ni San Pedro? No? Huwag na lang ipaintulog ng Diyos. Anong sabi ni Jesus? Lumayo ka sa akin, Satanas. Lumayo ka sa akin, Satanas. So, ibig sabihin, hindi niya naintindihan yung mensahe na ipinapahayag ni Jesus. Na itong bagay na ito, na kakamutusin po ay katapos natin na binigyan ng pansin upang makamit niya ang kaganapan ng kanyang tagumpay daban sa kasamahan ay sa pamagitan ng hindi violating pamamaraan. Ay bahagi ko. Ano pa? Yung sinabi niya sa kanyang mga alagad. Yung sinabi niya sa kanyang mga alagad na alagad, kasi nagtalo-talo yung kanyang mga alagad. Nung sila'y pumunta sa Jerusalem, anong sinasabi nila? Pumunta na sila sa Jerusalem, nagtalo-talo pa rin sila. Anong pinagtanong na nila? Sino ang pinakadakila? Sino ang pinakadakila? Nag-away-away ang kanyang mga alagad. Nasa huling yugto na sila na makasama nila sa Jesus. Pero nagtatalo-talo pa rin sila. Sino ang pinakadakila? Hindi nila naintindihan na alam na yung pinakadakila hindi yung pinapanginoon. Ano na sabi ni Jesus? Sino mang nais na maging dakila ay dapat na maging alipin ng dahil. Nang alipin ng dahap. Ano pa? Kung makikita po natin na ipinamamanin na Jesus sa kanyang mga alagad na sa kanyang pagkilos bilang pagkahap niya. Well, isa rin po rito yung pakanyang karanasan sa kanyang mga alagad na kanyang patuloy na pangyaya kina Pedro, Santiago at Juan sa kanyang pagmamahayag na kung saan ay sa kanyang pagkilos na anong sabi, dumito na lang tayo. No? Dumito na lang tayo. Hindi, pinakailang niyang bumaba. Pinakailang niyang bumaba patungo sa Jerusalem mula sa bundok ng Tabor. Pinakailangan nilang harapin ang pagpaparasakit at pagpapatay ng ating Panginoon sa Kristo. Pero yung bahagi na kung saan ay makita po natin na nais natin maging bahagi ng ating paghihilay ngayong Pasko ng muling pagkabuhay, well, ay tunay na maintindihan natin, makita natin ano yung liwanag na dulot ni Jesus. Yung liwanag na dulot ni Jesus. Si Jesus ang liwanag at ang ating kaliwanagan. Yun ang makita po natin. Yun ang sinasabi natin bago natin sindihan kanina yung
Ako'y si Jesus ang liwanag at ang ating kaliwanagan. At nawa, pagbigyan tayo ng liwanag sapagkat marami ang nagpapahayag upang tayo ay maligaw ng landas. Sabi nga natin, maraming pwedeng liwanag. Akala natin doon tayo ay magkakamit ng kaligtasan. Pero yun pala ay magdudurot sa atin ng kapahamakan. At tingnan po natin. Tingnan po, ito yung kanalangin natin. Si Jesus ang ating liwanag at kaliwanagan. At sana po, maging bahagi ng ating patuloy na pagtugon na siyasatin natin, ilingin natin sa harapan ng Puong Nagapalo. Liwanagan tayo sa pagdahak natin sa daigdig na ito. Nawa yung Kristong muli na buhay ay magbigay sa amin ng liwanag. Na ano, hawak-hawak natin sa pamamagitan ng ating mga kandila. Yan ang liwanag ni Kristo. Yan ang liwanag ni Kristo. Na tinanggap natin mula ng tayo binigyan. Tayo po'y may binigyan mamaya. Isa. Tayo rin ay magsasariwa ng ating binyag. At anong hawak natin? Ang liwanag na nagmumula sa kandila na ipinagkaloob sa atin ng sakramento ng binyag. At sana po, magkaroon tayo ng puso na palaging hilingin, maliwanagan tayo. At hilingin natin ang halin, maliwanagan na rin yung iba. Na hanggang ngayon, ay nasa kadiliman pa, na akala nila sila ay nasa liwanag. Yun ang mas mahirap eh. Akala nila sila yung maliwanag, pero yun pala madilim. Kasi akala nila, yung tanglaw-tanglaw na hawak nila yun, kaliwanagan. Peke pala yung kaliwanagan na hawak nila. At nakakalungkot isipin, na yung alin, marami ang nagdadala sa mga peking liwanag. Kaya hilingin natin sa Diyos, na naway tunay tayong tanglawan at yun yung pamamaraan na ginamit sa atin ng aming Panginoong Jesucristo, ang liwanag na dulot ng ating Panginoong Jesucristo. Si Jesus ang ating liwanag at kaliwanagan. Kaya nga tayo ay higit na magpuri sa Kristo muling na buhay na magbibigay sa atin ng tunay na kaliwanagan. So dahil po tayo may bibinyagan, magsiluhod po tayo. At tulungan natin ang aking mga kapatid ng may pananalig upang naman natin makapangyarihan na isang tumangkilig sa mga isisilang na binyag pakundangan sa kanyang pag-ibig.